Isang limang buwang gulang na sanggol ang namatay matapos itong ma-confine sa isang ospital sa lungsod ng Quezon, lalumano sa ubo. Pero naniniwala ang ina ng biktima, hindi ito ang ikinamatay ng kanyang anak, kundi ang kapabayaan umano ng isang nurse sa naturang ospital. Kaya naman, sumisigaw sila ng hustisya. Pag may nakikita kaming cases, lalo na pagbata, sakit, sabi ko, ayoko panoorin. Kala ko makikibasa lang ako, nakikinood. Yun pala mangyayari sa amin, mag-asawa. Masakit pala talaga. Totoo na ba to? Totoo na pala talaga to. Kasi nandito na ako sa Memorial Park eh. Nagsasign na ako ng details ng internment mo. Pero yung justice, wala. Ganito ibinuhos ni Golda May ang kanyang saloobin matapos mamatay ang kanyang limang buwang gulang na sanggol na si Ace Liam sa Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation noong October 15. Una nang nag-viral sa social media ang kanyang post kung saan kanyang ibinulalas ang masaklap nilang karanasan sa nasabing ospital. Maliban pa rito ang kanyang pakiusap na matulungan sila na maibunyag ang paniniwala nilang nagkaroon ng medical malpractice kaya namatay ang kanilang anak. At para siya sa atin ang kasong ito na inilapit sa programa, agad kaming nakipag-ugnayan kay Golda May para tiyakin kung nais niyang lumutang sa programa para ilahad ang buong pangyari. At matapos ang ilang araw, humarap sa responder team si Golda May na sa mga oras na yun ay nakaburol pa ang kanyang anak na si Baby Ace Liam. Dito na rin niya inisa-isa ang pangyayari. Pagka-uwi po namin ng October 13 sa bahay, nasaktuhan po namin yung anak ko na umuubo. Eh, matigas yung ubo niya. Kaya sabi ko sa asawa ko, dali na natin sa hospital. Nasa ER na po kami ng mga 6 a.m. yun. Yung pagdating namin doon, in order agad yung CBC, saka urinalysis. Bukod sa CBC, nung naita nila yung anak ko, kailangan daw isuero. Kasi medyo dehydrated na daw po. Done na rin yun yung x-ray. Sinabi po sa amin na meron daw po siyang pneumonia viral. Pero manipis lang naman po. Pero ang worry nila po nung araw na yun, mababa yung oxygen level ng anak ko daw. And medyo dehydrated. Kaya po, in order nila yung swero. Since hindi siya nasweruhan, nabinigyan lang po siya ng Pedialyte. In-advise na kami na i-admit siya. Mula nang ma-admit si Baby Ace Liam, ay unti-unti namang bumubuti ang kanyang kalagayan. Kaya bukasan, 14, okay pa rin yung mga vital signs niya kasi ang daming interns na nag-check ng vital signs niya all of the time. Pag may pupasok sa room namin, since hindi kami naka-service ward at naka-private room kami, kumakatok bago pumasok. Tapos may greetings. Tapos i-inform ko anong gagawin sa loob. Good morning po, ma'am. Kukuha lang po ng vital signs ni baby. Nung nag-round si doktora ng October 14, tinanong ko siya, Doc, pwede na po ba kami makauwi? Okay naman na yung mga vital signs niya. Pwede naman na daw. Pero gusto niya daw iparipit yung CBC just to make sure. Yung order ko ngayong gabi para meron agad result. Si Baby Ace Liam ay hindi umano nakitaan ng pananamlay. Okay kami mag-ina. Dami namin videos ng 14. Pictures niya. Talagang siya bubbly kung tawagin. Gumugulong siya dun sa dumadapa siya sa bed niya sa hospital. The next day, morning, tinanggal na yung oxygen niya yung Ace. Okay siya. Walang indication na may problema sa kanya. Hindi nga nila narinig na umubo eh. Kaya sabi nila, uwi ka na Ace eh. Hanggang sa dumating ang October 15, kwento pa ni Golda May, umaga pa lamang ay may napapansin na siya sa nurse na tumitingin sa kanyang anak. Yung nurse na yun, pumasok yun sa room. Nagising ako kasi pabagsak yung pagsara ng pinto. Basta off siya mula umaga nang unang beses ko siyang naitang pumasok sa kwarto namin. Walang katok, walang greetings. Para siyang may pinagdadaanan.
Talagang di siya nagsasalita kapag kakausapin mo siya kada pasok niya sa kwarto. Yung normally na ginagawa ng isang nurse na mag-check lang po. Yung pumunta yung mga doktor dun. Good morning po, I'm doktora ganito. Pero siya, pasok lang. Ang inakala niyang magiging masayang paglabas nila ng ospital, kabaliktaran pala ang nangyari. Usapan namin, uuwi ako ng alauna para kumuha ng gamit ni Ace. Kasi nga, discharge kami bukas eh. Maimbing na tulog niya. Naka-pillow siya. Bawal kasi siyang walang unan. Kailangan daw elevated siya. Yun ang lili ni Doktora. Naka-indian sit ako sa harap niya kahit tulog na siya. Walang katok-katok. Pumasok yung nurse. Nag-observe lang ako. Then, may kausap ako nun sa chat. Akala ko mag-check lang siya ng swero. Kasi wala naman siya sinabi, magtuturok na siya eh. Wala din siyang dalang chart. Nagulat na lang ako nang umiyak si Ace. Doon ko nakita, nagbibigay na pala siya ng gamot. Since wala naman kami ina-expect na ibang gamot, inisip ko, yun na yung last dose ng antibiotic. Mabilis niya na push eh. Tapos binabihan ko pa siya, nurse, dahan-dahan po kasi masakit yan. Tsaka tulog siya. Di niya ako kinausap. After niya ma-administer ng mabilis yung gamot, lumabas siya na parang wala siyang kausap, para akong hangin. Akala ko that time, huminto na ng iyak si Ace kasi wala na akong narinig na ano, kasi sinundan ko siya ng tingin. Pagkatingin ko kay Ace, umiiyak siya, walang boses. Then na-start ko nakita yung neck niya. Nangingiti, doon na ako nagpanik. Wala po talagang isang minuto, ang bilis. So ginawa ko, tinawag ko yung asawa ko, tinawag ko siya. Nurse, yung anak ko, hindi niya ako pinansin. Samantalang kakalabas niya lang. Tapos sumigaw na ako. Tinap ko yung likod niya kasi para siyang nasusuka, na hindi niya maisuka. Tapos pagtingin ko ng ganun sa kanya, parang wala na siyang lakas. Talagang wala na siyang malay. Tapos doon ako nag-hysterical. Tapos nung nagsisisigaw na kami ng emergency, doon lang siya nagsilapitan. Tinignan nila yung anak ko. Puro nurses lang yun, walang doktor. Tapos may isang nurse doon ina-stethoscope para i-check yung heart niya kung may pulse. Sinabi niya mahina, mahina, gumaganyan. Tapos may isang nurse na pumasok ulit din. May hawak siyang phone. May tinatawagan siya. Sabi ko, tapos yung doktor, tumawag kayo ng doktor. Sabi ko, anak ko, tulungan niyo yung anak ko. Ganun. Buong tapang din niyang pinangalanan sa responde ang nurse na nagturok ng gamot sa kanyang anak. Janina El Santos, pangalan niya. Tagal bago makarating yung doktor. Tapos yung doktor na po yun, sinabi niya pa sa akin na nag-rounds lang po ako at nasakto lang na tinawag yung attention niya para pumasok dun. Si Doktora Cristel, nag-request siya ng pump, manual pump. Tinatanong ko po siya, hindi po ba yung machine? Kailangan po ba talaga manual? Makakatulong ba to sa kanya? Ganyan-ganyan. Kasi marami akong tanong. Kasi ako bilang nanay, matanong talaga ako. So, para silang pass the message, sabi ni Doktora, suction, 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 suction. Sabi ko, ano to? Pass the message? Kumuha kayo ng suction. Gumanan ako, samigaw ako. Tapos doon lang tumakbo yung nurse na kumuha ng suction. Sinugod ko pa yung nurse noon. Sabi ko, ano yun? Anong ginawa mo? Bakit nangitim yung anak ko? Anong ginawa mo? Anong gamot yung tinusok mo? Kaya ganun ko siya. Wala, tahimik siya. Nakaganun lang siya. Umiiling na yung doktor kasi wala na talaga siyang response. Sinubukan umano niyang hingin ang chart ng kanyang anak, ngunit ayaw itong ibigay. Nung umiling na si doktora, sinugod ko siya. Nasaan ang chart ng anak ko? Ayaw nila ipakita. Ma'am, hindi po pwede due to data privacy. Sabi gano'n. Sabi ko, anong due to data privacy? Anong pinagsasabi mong data privacy? Sabi ko, wag mo ko ma-data privacy, ha? I am the immediate family member here. Nanay ako ng batang yun. Gusto ko kasi malaman kung anong oras niya nilag. Kasi may discrepancy, for sure. Ayaw nila ibigay. Naalala ko, may nakadikit sa wall ng cabinet ng kwarto. Immediately tumakbo ako, kinuha ko yun. Ang laman po nung nasa wall, temperature niya, heart rate niya,
oxygen level niya, respiratory niya. Tinago ko yun. Sabi ko dun sa kapatid ko. Nandun na yung kapatid ko dun eh. Hawakan niyo yan, huwag niyo ibibigay kahit kanino yan. Walang magbibigay ng kahit ano. Kasi wala na yung anak ko. Isang kakilala naman ang nagpayo sa kanya na ipa-toxicology ang kanyang anak. Pero... Pagbalik namin sa ospital, nakausap ko yung head nurse. Sabi ba naman niya? Para saan po yung toxicology? Sabi ko, I would like to request for toxicology. Gabunan kasi ako. Sino po nagsabi sa inyo? Sabi ko, why are you asking? Sa kanyang ganun. Gusto ko ipatas yung anak ko. Kasi patay na siya. Kaya ko siya ipapa-toxicology. Tapos, inihingi niya yung detalye. Sino daw nagsabi, anong pangalan. Sabi ko, bakit mo tinatanong? Sabi ko sa kanya, di ba sinasabi niya sa akin, data privacy law? Then let's apply data privacy law here. Kumunan ako. Sabi, sorry po ma'am. Tapos, iniiba nila yung usapan. Dinedelay nila ako. Yun nga daw na may proseso nga daw sila, ganyan-ganyan. Agad din sila nagtungo sa himpilan ng pulisya upang magsampa ng reklamo. After makuha yung remains ng anak ko ng funeraria, sunod namin pinuntahan, police station. Isa sa requirements para ma-autopsy yung remains is police report and request. Next day, na-autopsy yung anak ko. Wala pa pong resulta. Ang initial findings niya daw is same nung nasa death certificate. Sabi ng doktor na kausap ko na taga-Kamkrame na cause of death is asphyxia secondary to aspiration due to milk. Dahil dyan, ang kanilang pamilya sumisigaw ng hustisya. Wala po tumatawag sa akin from their end na kami po yung from FEU, ganyan-ganyan. Wala. Wala akong naririnig kahit ano sa kanila. For discharge kami eh. Kaya hindi ako papayag na hindi managot yung nurse na yun. Ayun, nag-move on. Sinusubukan mag-move on pero hindi kaya. Kasi wala kaming makuhang justice. Mas matatanggap ko pa kung naging aksidente. Kung aksidente yung naging cause of death namin or niya. Pero hindi, kasi malpractice. Justice for Estia! Justice for Estia! Justice for Estia! Justice for Estia! Si Golda May patuloy na nananawagan sa mga kinaukulan. Nurse Janina, umamin ka sa ginawa mo. Umamin ka na hindi mo kinausap nung binigay mo yung gamot. Sabi mo yung totoo. Makonsensya ka, girl. Sa FEU, maging fair kayo. Kasi may negligence kayo. Nakipag-cooperate kayo. DOH, sana mayroon ding action sa end nyo. Kailangan ma-investigahan. Kasi hindi nga namin alam kung may CCTV footage pa ba kaming hinihintay. Baka at this time, wala na. Mga senators, sana matulungan nila kami sa kaso namin. Agad din kaming nagtungo sa Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation, upang kunin ang kanilang panig. Ngunit ayon sa aming nakausap, dapat kaming magdala ng request letter para sa gusto naming makausap. Wala rin umanong garantiya kung mapagbibigyan agad ang aming kahilingan na makuha ang kanilang panig sa akusasyon na laban sa isa nilang staff nurse. Sinubukan din naming hingin ang numero ng departamento kung saan na-confine si Baby Ace Liam. Ngunit, hindi umano nila ito maaring ibigay dahil sa data privacy. At matapos ang ilang pakiusapan, nagbigay din sila ng numero. Pero sa makailang beses natin pakipag-ugnayan sa numerong kanilang ibinigay, ay tanging sagot lamang na ibinigay sa amin ay busy o abala ang mga taong humahawak ng kanilang media concerns. At makailang beses din kaming pinag-antay sa linya ng komunikasyon hanggang sa maputol ang tawag. Nagtungo rin ang responde sa QCPD Station 5 na siyang nagsasagawa ng paunang imbestigasyon sa pagkamatay ni Baby Ace Liam. We are still getting some documents, important documents pertaining dun sa
inirereklamo. May mga kaukulang dokumento na rin kami na nakalap. Ito naman ay kinoconsolidate considering na it was already turned over to a Criminal Investigation and Detection Unit. Siyempre, sa pakikipagtulungan namin dahil dito sa area namin, sa ospital dito sa area namin, nangyari yung insidente. This afternoon, may pinadala na naman tayong another request sa hospital kung tayo'y pagbibigyan. So, it will be added dun sa ating dokumento na nakalap. Ayon pa sa HEPE, maging sila ay hindi rin umano personal na hinaharap ng mga opisyal ng ospital. Yung investigator, nag-visit siya dun sa hospital and then yesterday, nandun din ako. So far may nakausap naman ako over the phone. Nag-request tayo nung CCTV footages kung pagbibigyan po nila. Kung hindi naman, sagutin na lang din po nila yung letter na ipinadala natin sa kanila. Sakaling mapatunayan na nagkaroon ng kapabayaan ang nurse, ay agad siyang sasampahan ng kasong kriminal. Kung mapapatunayan na nagkaroon ng kapabayanan, so maaari siyang sampahan ng reckless imprudence resulting to homicide. Nito lamang Webes ay nailibing na ang mga labi ni Baby Ace Liam. Napakasakit sa magulang na mawala ng isang anak sa ganitong insidente. Kahit umaasang responde na sa madaling panahon, ay lumabas ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Baby Ace Liam. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.